Okay, magandang umaga. Nasa Filipino 8 pa rin tayo, ikatlong markahan. Module 2. At ang ating paksa ay kontemporaryong programang panradyo. Okay, ang ating milks. Sa pagtatapos ng module na ito, inaasahang malilinang iyong kasanayan sa mga sumusunod. Una, napag-iba ang katotohanan, facts sa hinuha, inference, opinion at personal na interpretasyon ng kausap. Pangalawa, naiisa-isa ang mga positibo at negatibong pahayag. At pangatlo, naiugnay ang balitang napanood sa balitang napakinggan at naibigay ang sariling opinion tungkol dito. Okay. Pero bago yun, subukin nyo muna sagutin ang mga katanungan dito. Panuto. Tukuyin kung katotohanan ng hinuha, opinion o personal na interpretasyon ng mga sumusunod na pahayag. Piliin lamang ang letra ng tamang sagot at isulat ito sa hiwalay na papel. Okay? Kung tapos na kayo, susunod na tayo sa susunod na slides. Aralin 2. Kontemporaryong programang panradyo. Sa kasalukuyang panahon, marami ng mga pagbabago sa teknolohiya. Gaya ng bagong gadgets, automated machine, smart TVs, at maging kakaibang application sa gadgets at marami pang iba. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala o nawawala ang pakikinig sa radyo ng mga maraming Pilipino. Mayroon na rin iba't ibang programang panradyo ang mapakinggan, gaya ng dulang panradyo, mga serye ng kwento, at maging pagtatalakay sa mga napapanahong isyo, gaya ng komentaryong panradyo. Nagugustuhan pa rin ng marami ang makinig sa radyo, lalo na ang mga abala, at walang oras upang makapagbasa ng dyaryo, makapanood ng telebisyon, o makapag-surf sa internet. Isinasabay na lamang ng iba ang pakikinig habang nakasakay sa jeep at traffic, o kaya naman ay habang naglalaba o naglilinis ng bahay, o habang naghihintay sa pila at kung ano-ano pang mga pagkakaabalahang gawain. Nabibigay pa rin ng kisiyahan, libangan at maging kaalaman ang radyo sa mga tagapakinig. Mahalagang malaman lamang ng mga tagapakinig ang wastong pag-unawa sa napakinggan, gaya ng pinagkaiba ng katotohanan, hinuha, opinion, at personal na interpretasyon mula sa napakinggan. Balikan. Bago tayo magpatuloy sa aralin na ito, iyong munang balikan ang nakaraang aralin. Okay? Paano to? Tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na pangusap. Isulat sa hiwalay na papel ang tamang sagot. Okay? Pagtapos nyo ng sagutin, next slides na tayo. Tuklasin. Ngayon ay iyong basahin at tunawain ang halimbawa ng komentaryong panradyo. Ito ay tungkol sa bakuna kontra COVID-19. Narito ang isang bahagi na nagsasabing talakayan sa radyo. Okay? Babasa lang ba? Okay? Pagtapos nyo ng basahin, ine-next ko na. Pero kung hindi pa, i-post nyo muna saglit dahil ine-next ko na ito. Okay? Pangalawang slides. Okay. Pagtapos nyo ng basahin, sagutin nyo ang mga tanong. Pag-unawa sa binasa. Una, tungkol sa nabinasang komentaryong panradyo. Okay? Pangalawa, sino ang mga mamahayag na nagsasabing programa? Sa nasabing programa. Pangatlo, ano ang iyong masasabi tungkol sa usaping kanilang tinalakay? Pang-apat, sang-ayon ka ba na mga sundalo at kapulisan ng unang mabakunahan kontra COVID-19? Bakit? Pang-lima, bilang mag-aaral, paano nakatulong sa iyo ang nabasang komentaryo?
Okay. Suriin. Matapos mong basahin ang halimbawa ng komentaryong panaradyo, iyon namang suriin kung ano ba ang kahulugan nito, ang kaugnayan nito sa kontemporaryong programang panaradyo. Gayon din, alamin kung paano nagkakaiba, iba ang mga pahayag na nagsasaad ng katotohanan, hinuha, opinion, at personal na interpretasyon. Okay? Kontemporaryong programang panaradyo. Okay. Ang radyong itinuturing na pinagkakatiwalaan, pinagkukunan ng pampolitikang impormasyon sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, pumapangalawa ang radyo at telebisyon bilang pinakagamit na media ng bansa. Okay. Ayon sa Philippine Statistics Authority noong 2013, tinatayang 2/3 na bahagi ng populasyon ng bansa ang nakikinig sa radyo na may 41.4% ng tagapakinig minsan sa isang linggo. Nanatili rin itong pinakalaganap na media na nakaabot kahit sa pinakaliblib na mga lugar sa bansa. May dalawang pamimili ang pangunahing istasyon sa radyo. Ito ay ang amplitude modulation, AM at frequency modulation, or FM. Ang mga istasyon na FM ay nag-uulat ng mabalitang kasalukuyang pangyayari. Serbisyo, publiko, serial drama, at mga programang tumatalakay ng napapanahon isyo. Mas nakikinig ang mga tao sa FM kaysa AM na istasyon ng radyo. Kaya mas maraming istasyon ng FM na mayroon sa bansa. Batay sa datos mula sa National Telecommunication na FM sa buong bansa, nakasama ng aplikasyon hindi pa napagpasyahan. May iba't ibang programa ng panradyo sa bansa may layunin magbigay ng kasiyahan, libangan at kaalaman sa tagapakinig. Ilan sa mga kontemporaryong programang panradyo ang dulang panradyo: game show, reality show, teleserye, teleradyo at komentaryong panradyo na iyong nabasa sa unang bahagi ng modules na ito. Ang komentaryong panradyo, ayon kay Elena Botkin Lavay, coordinator ng Sumix Radio, ay ang pagbibigay ng oportunidad sa kabataan na maipahayag ang kanilang opinyon at saloobin kaugnay sa napapanahong isyo o sa isang isyong kanilang napiling talakayin at pagtuunan ng pansin. Ang pagbibigay opinyon ayon kay Levi ay makatulong ng malaki upang ang kabataan ay higit na maging epektibong tagapagsalita. Ayon pa rin sa kanya, ang unang hakbang upang makagawa ng isang mahusay at epektibong komentaryong panradyo ay ang pagkakaroon ng malawak na kaalaman sa pagsulat ng isang sanaysay na naglalahad ng opinyon o pananaw. Katotohanan, hinuha, opinyon at personal interpretation. Sa pagpapayag ng isang broadcaster na sa kanyang programa, malimit na gumagamit ng makatotohanang pahayag na kung saan ang impormasyon ay balido dahil sa pinagbatayan. Ito ang nagiging daan upang isang broadcaster ay magkaroon ng kredibilidad sa pamamahayag. Ngunit may mga pagkakataong sila rin ay nagbibigay ng hinuha, mga sapantaha, o palagay sa isang isyu o paksa na kanilang tinatalakay. May interaksyon ding sa pamamagitan ng radio broadcasting dahil di maaaring magkaroon ng dull time o patay na oras habang on-air ang isang broadcaster. Kalimitang nagpapayag sila ng opinyon at maaari ding pinalalawig ito ng mga taong nakapakinig sa kanilang maaaring co-broadcaster o tagapakinig ng programa sa pamamagitan ng personal interpretation. Narito ang link na isa pang halimbawang komentaryong panradyong maaari mong mapakinggan upang higit mong maunawa ng aralin at makatulong sa inihanda kong gawain.
https://www.com/watch. Yan. Okay, paalala. Inihikayat na ang mga guro ang gumawa ng paraan upang mapakinggan ng mag-aaral ang nabanggit na komentaryo. Okay? Pagyamanin, magaling. Ngayon ay linangin at pagyamanin mo ang iyong natutuhan sa bahaging tuklasin at suriin. Ikaw ay magpatuloy sa pagsagot ng mga inihanda kong gawain. Gawain 1. Positibo, negatibo. Panuto. Isa-isahin ang mga positibo at negatibong pahayag mula sa binasang komentaryong panradyo. Kaugnay ng bakuna kontra COVID-19 sa mga sundalo at kapulisan. Ilagay sa loob ng kahon ng tamang sagot. Gawin ito sa hiwalay na papel. Okay. Sa hanay A, positibong pahayag. Sa hanay B naman ay negatibong pahayag. Okay, gawain 2. K-Hawk. Panuto. Batay sa binasang komentaryong panradyo na pag-iiba-iba ang katotohanan, hinuha, opinion o personal na interpretasyon. Isulat ang K kung katotohanan at H kung hinuha o O kung opinion at P kung personal na interpretasyon. Ang mga pahayag na ang masumusunod na pahayag, isulat sa hiwalay na papel ang tamang sagot. Okay? Pangatlong gawain, radyo, tele o teleradyo. Okay, panuto. Manood ang isang halimbawa ng balita mula sa telebisyon o internet. Iugnay ang balitang ito na pakinggan mula sa link sa bahaging suriin at ibigay sa sariling opinyon tungkol dito sa pamamagitan ng pagsagot ng mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. Una, tungkol saan ang napanood mong balita. Pangalawa, sino ang mamamahayag sa napanood? Pangatlo, ano ang instasyon ng programang ito? Pang-apat, ano ang kaugnayan ng balitang napanood sa balitang iyong napakinggan? Pang-lima, malaga ba itong malaman ng kabataan tulad mo? Bakit? Okay, isa-isip. Mahusay, natapos mo ang mga gawaing aking inihanda upang malinang ang iyong kaalaman tungkol sa aralin. Ngayon naman ay ibahagi mo ang iyong natutuhan sa pamamagitan ng mga kasunod na gawain. Okay, panuto. Dugtungan ng 2 o 3 pangungusap ang mga pahayag upang makabuo ng isang makabuluhang talata. Isulat sa hiwalay na papel ang iyong sagot. Yan. Okay, isagawa. Pagbati, malapit ka na sa huling pagsasanay. Pagpatuloy mo pang iyong pagsisikap sa bahaging ito. Susubukin ang iyong natutunan kaugnay sa aralin. Ipakita ang iyong galing at husay. Okay, panuto. Batay sa iyong napanood na balita, isa-isahin ang positibo at negatibong pahayag. Ibigay ang sariling interpretasyon tungkol dito at iugnay ang napakinggan gayon din. Tukuyin kung ito ba ay makatotohanan, hinuha, opinion o personal na interpretasyon. Gamit ang grapikong pantulong at sagutin si hiwalay na papel. Yan. Okay, tayahin. Panuto, piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa hiwalay na papel. Ito ang 2 pangunahing istasyon sa radyo. Yan. Okay, kung tapos na kayo, hanggang dito na lamang. Maraming salamat.